Hey, Mark Davis here. It is currently June 20, 2024. It is Thursday here in Spokane Valley, US of A. So, wala po tayong motivational quotes ngayong araw. Life update lang. I just wanna shed a light of the life of overseas Filipino workers, not only here in the US, but I think basically all over the world, mga OFW natin dyan. Especially when you see people, when you see OFWs na nasa abroad, magpo-post na kita nyo, napakaganda, may sasakyan na si ano. Pumunta sila sa ganitong lugar, nag-shopping, ganyan. Siyempre, wala namang OFW na magpo-post na kanilang problem sa ano, sa social media, di ba? I just wanna shed a light of how my life is here in the US. So basically, dito sa US, ang trabaho ko is I am a nurse. I work 3 night shifts a week and that is my regular hours. Regular hours is 12 hours per shift. So I work 36 hours per week. So during those night shifts, ano ka niyan? Wala kang tulog. So after ng shifts ko, wala na talaga akong time para kumain. Dito sa Spokane Valley, this is a city pero hindi siya ganun na mayroong mga 24 hours na kainan na para katulad ng 7-Eleven sa atin sa Pinas or mga karinderiya na open. Kahit na yung mga fast food joints dito, hindi rin masyado open 24 hours. And they usually open like 10 a.m. dito sa US. So, after ko ng duty, wala akong makain. Usually, ang food ko dito sa US is this Costco rotisserie chicken. This thing is really big. Napakalaki nito. Parang times 2 ng regular lechon manok natin dun sa Pilipinas. This cost like $5. $4.99. Bumibili ako nito once a week. So, hinati ko to ng 4 parts or 3 parts for those 3 night shifts or 4 night shifts if mag-pick up ako. And this one, at also, ito, pinaka go-to na pagkain ko. Gagawa lang ako ng sandwich. This is a whole wheat kasi nga, influencer. So, bali, nilalagyan ko lang to ng cheese and mayo. Tapos i-microwave ko lang. Katulad nito, ilagay ko lang to sa fridge, tapos i-microwave. Kasi, hindi tulad sa Pilipinas na uwi ka sa bahay nyo, merong mga tirang ulam. May pamilya ka doon, may mga tirang ulam, so makakain ka. Dito, wala. Mag-isa ka lang. Tapos, napaka pagod ka na sa night shifts mo. Hindi na ako nakakaluto. So, ma-microwave ko lang to. Ito toast ko or yung microwave din para uminit. At ito ang last. Itlog. Usually, nauubos ko to na just siguro mga 8 days. 8 to 9 days nauubos ko ito. So, pritong itlog. Boiled. You can boil it. You can fry it. At yun lang. Ulit-ulit. Sa 3 night shifts ko. Kasi minsan na ano natin sa Facebook na nakikita natin sa Facebook na po-post napakaganda ng pamumuhay dito sa US. Pero actually napakalungkot. Malaki sa pamilya. Tapos yun nga, pagkain ko dito. Bread lang, tapos ito lechon manok every day. I just wanna shed the light on the other side of the coin of being an OFW na ganito. Siguro nga, mas maswerte pa ako, meron pa akong mga ganito sa iba siguro ng mga OFW, mas malala pa yung mga pagkain na inaanan nila. So, yun lang. Bye-bye. Ano pala, kape. Nakaka-8 tasa ako nito everyday. Bye.